Hello po! Magandang buhay! Ako po si Ate Anne and you're watching JGIA TV. Mag-subscribe na kayo! Welcome sa ating online Sunday service! Ikaw ba ay bago lamang sa channel na ito? If yes, welcome sa JGIA family na kung saan walang itinataas na reliyon, kundi ang pakikipagrelasyon lamang sa ating Panginoon. Alam ko na excited na tayong lahat na magpuri sa Panginoon, pero bago yan, ay meron po muna tayong ilang mga paalala para mas lalo nating ma-enjoy ang ating pong worship experience today. Number one, join! Masayang-masaya po kami kapag nababasa namin ang inyong mga comments. Pwedeng-pwede po kayong mag-type ng Amen, Hallelujah, or kahit ng inyong mga personal experience sa ating online service. At kahit po kayo ay nasa mga tahanan ninyo, ay pwedeng-pwede po kayong makipalakpak, makisayaw, para mas lalo po nating madala ang presence ng Lord sa ating mga tahanan. 2. Gather. Let us celebrate the Lord's Day with our family. I-gather po natin ang ating mga family members at sabay-sabay nating pagsaluhan ang salita ng Diyos. After the service ay pwede po tayo magkaroon ng sharing time sa kung anong na-receive natin mula sa Panginoon. 3. Improve. Ihanda na po natin ang ating mga ballpen, notebook at ang ating mga Bible dahil ini-encourage po tayo ng Panginoon na magsulat ng personal revelation na natanggap natin mula sa Kanya. And last, avoid. Iwasan po natin ang paggamit ng cellphone at lalong-lalo na ng social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram habang tayo po ay nasa loob ng presence ng Lord. Ramdam ko po na ready na kayo. Tara na! Let us set our hearts to worship the Lord through the leading of our worship team. God bless you! Shalom! Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord, pinangahawakan namin ang katotohanan meron sa iyong salita. Dito po sa Mateo 15, kung saan po may lumapit na isang babae at lumuhod sa harapan mo. At ang sabi, tulungan po niyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo, at noon din kumaling ang kanyang anak. Panginoon, nakita po namin sa iyong salita, malaki po ang nagagawa ng panalangin, may pananampalataya, O Diyos. Panalangin, Lord, a persistent prayer, Panginoon. Ito po ay ino-honor mo, O God. Lord, lalo po ang panalangin may pagpapakumbaba, O Diyos. Sa oras na to, Panginoon, kami nagpapakumbaba, kumikilala sa iyo, O Diyos. Lord, tulad ng babaeng ito, Lord, umiling siya ng kagalingan para sa kanyang anak. Kami man din, O Diyos, ay humihiling ng kagalingan para sa aming bansa na tanging ikaw lang ang makakagawa, O Diyos. Dahil sinabi mo, humble ourselves before you, Lord, and you will heal our land. Lord, ito po ang katotohanan na ikaw lang po may kapangyarihang magpagaling sa aming bansa, O Diyos. Lord, ang bansang ito ay nangailangan ng iyong paghipo. Panginoon, makagalingan, Panginoon, O Lord God. Kaya po namamagitan po kami, Panginoon. Lord God, bless our nation. Heal our nation, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, kailangan ka namin, O Diyos, O Lord. Lord, talagang makita mo aming puso sa iyo, nagtitiwala lang, Panginoon. Lord, naniniwala kami may magagawa ka sa aming bansa. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Mangyari ang iyong kalooban. Thank you, Lord. Ngayon pa rin tinatanggap na po namin ang masagana mong biyaya, habag at awa para sa aming bansa. We bless Philippines, O God. And let your will be done. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hindi papayag ang Diyos na di ka pagpalain basta't sumunod lang tayo sa kanila.
dapat nang naunahin siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong ikapabuhay. Masdan mo ang mga ibon, pinag-ahasik ko lagi ko. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Sa lahat ng bagay, ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. Masdan mo ang mga ibon, pinag-aasik mo lagi ko. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Kapayag ang Diyos na di ka pampalain. Sama-sama tayong mapupuri sa Diyos. Amen po ba? Kaya tayo na, talagang excited ba ang lahat na magpuri sa Diyos? Sige po, talagang kung tayo ay nagkakaisa, nasasamba sa Diyos, at itataas ang pangalan niya, talagang mag-expect ng more ng presence niya. Kaya bago tayo mag-umbisa, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Hingi po kami ng patawad sa lahat ng aming pagkukulang sa isip man, salita at sa gawa. Patuloy na hugasan mo po kami at kinisin ang banal na mundo. Lord, salamat sa pribilehiyo na kami ay makalapit at sumamba sa iyo, at hayaan mo na kami sama-sama na nagpupuri, itinataas ang pangalan mo. Lord, talagang pusong nagpapasalamat, oh God. Patuloy na manguna ka, Banal na Espiritu, at nagang andito po kami, maranasan mo kami at maranasan ka namin, Lord. Salamat po, may gagawin ka sa magang to sa buhay ng bawat isa amin, O God. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ready ka na bang magpuri sa Diyos? Amen. Amen.
Ikaw ang siyang saligan ko, mo o na siyang
Sumamba sa iyo, O Diyos, na punong-puno ng pasasalamat na walang iba na aming kalakasan kundi Ikaw, O Diyos. Kaya po salamat. Hallelujah. Beautiful Savior, God of
Taas ka namin. Walang ibang Diyos na dapat mataas.
heavens and O God, be exalted, be lifted high, the name above every name, Jesus. Oh, hallelujah. All the glory is yours, O God. Lahat po ng papuri, lahat po ng pagsamba, ay karapat dapat lamang sa'yo. Walang iba, O Diyos, laging sa'yo. Lord, kami ay nagpapasalamat. Kami ay nagpupuri, O Diyos, sa Diyos na buhay, sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Langit at lupa ay sa'yo, God. Kami ay sa'yo, Diyos. Hayaan mo ang buhay namin ito ay magbigay kaluguran, kapulihan sa iyong pangalan, Panginoon. Purihin ka sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus. The Lord! Napakabuti ng Panginoon! Amen! Nakita-kita uli tayo. Amen! So, gusto ko lang po sa umpisa ay tayo po ay paalalahanan. Alam naman po natin talaga ngayon na meron pa tayong second variant na COVID, ano? So, ay teka. So, gusto ko lang pong hilingan ang lahat na talagang nabasa niyo po ba tong form na to? Pirma lang kayo ng pirma. Lagay niyo na lang ano no. Pero, ang sabi po dito, na kung nakaka-experience po tayo ng mga symptoms like fever, sore throat, diarrhea o pagtataes, shortness of breath, yun ay, ano no, so let's just be honest po. Kung meron kayong ganitong karanasan, huwag muna po kayong umaten. Okay ba? Amen? And also sabi, kung meron ba kayong have you recently been in close contact? Okay? Sa person suspected to have or diagnosed with COVID-19, ba kapitbahay nyo na exposed kayo, parang suspected, o huwag muna po kayong dadalo sa church. Amen po ba? Kasi gusto nating ingatan ang lahat ng tao. Amen? Amen. Okay? So, yun po yung ano, ho, let's just be honest kasi po, gusto po talaga nating i-enjoy yung pagsasama-sama natin at ayaw po natin talaga na magkaroon ng pagkakataon ng kalaban para tayo po ay okay. So, mga kapatid ko, praise the Lord. Ang ating pag-uusapan ngayon ay laging namang ito, God first. Sabihin nyo, God first. Laging una si Lord. Ang tanong ko po for about nung nag-anniversary tayo hanggang sa mga panahon na to, oras na to, una na ba talaga si Lord sa ating mga buhay? Ang tahimik ng kapulungan. Walang nag-amen. Okay, mga kapatid ko, yan po yung ating nirarally ngayon kasi po kapag inuna natin ang Panginoon, sabi nga ni Pastor Ruel, tubong lugaw tayo. Amen. There is talagang napagpala naman talaga tayo. Hindi naman tayo po pasusunurin lang ng Panginoon para dahil Diyos ako, sundin niyo ako. Hindi po eh, para sa ating kabutihan. Lalo na nga po sa panahon na ito. Amen. Very uncertain at ang siguradong-sigurado lang talagang mapangahawakan natin ay ang ating Diyos. Amen. Hallelujah, mga kapatid, talagang this is it. Hindi ko sukat akalain na 40 years ago nang kami po ay mga kabataan pa ni Ate Malu, pina-Bible study na sa amin itong mga Antichrist. At sabi ko sa loob-loob, aba, naabutan ko pa. Akala ko hindi ko maaabutan yung ganitong senaryo ng buhay. No, this is it. Lagi ko sinasabi, this is it. Totoo ang salita ng Diyos. Kaya talagang mahalagang mahalaga na wala tayong sasayanging panahon ngayon. Lalo't nakalabas tayo sa ating mga bahay, lalo't tayo ay talagang, alam niyo po yon, talagang may power pag magkakasama tayo. Napakasarap na sumamba ng sama-sama. Amen ba?
anong naranasan natin kanina. Naranasan natin talaga na napakasarap sumamba sa ating Diyos. Amen. Si Lord kaya may naranasan sa atin? Naranasan kaya ni Lord yung puso natin na talagang after sa Kanya? Nakita niya kaya yung puso ni Ate Soul na talagang, aboy, bang klase si Soul? Talagang, di ba? Hindi lang tayo po ang makaka-experience. Let God experience us. Amen? It's all about experience. It's all about our relationship with God. Bakit ka narito? Dahil mayroon kang relasyon kay Jesus. Amen. Dahil alam mong minamahal ka ni Jesus at minamahal mo siya. Amen. So, lahat ng ginagawa natin, hindi ito religion, kundi dahil tayo ay may relasyon sa Panginoon. Alam nyo, nabasa ko po ito sa Mark 4. Sino po dito ang kasabay gumagamit ng Bible guidelines natin? Nasa Mark na tayo, di ba? Amen? So kung hindi pa po, talagang napakasaya po na tayo ay pare-pareho ang ating binabasa at kapag nakakapagkwentuhan, alam natin yung kwento. Amen? Ito po nabasa ko. Sinabi pa niya, makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo, na si Jesus po ang nagsasalita dyan, bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig at dadagdagan pa niya ito. Wow, ang ganda naman ng pangako ng Panginoon. Ulit, makinig kayong mabuti. Amen? Sinadyan ninyo na rin lang po ang lugar na ito. At talagang nag-take risk na rin po kayo na talagang challenge talaga yung COVID na yan. Ito po ang gagawin natin, makinig tayong mabuti sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil pag gano'n ang ginawa natin, bibigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Sabihin nyo, pangunawa. Pangunawa ayon sa pakikinig natin. At dadagdagan pa niya ito, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Amen. Kasi po, pag nauunawaan natin ang isang bagay, ginagawa natin yan. Amen. Kapag ang isang katotohanan, salita ng Diyos, hindi natin ginagawa, ang ibig sabihin niyan, hindi natin nauunawaan. Amen. Kahapon po, meron pong pagtitipon dito ang mga facilitators. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Nag-Bible study kami tungkol sa Lordship of Christ. Lesson 3 ng Gospel class. Alam niyo po, in-encounter ako ng salita ng Diyos. Okay, kahit na siguro mga 30 taon ko nang alam yung lesson na yan. Amen. Alam niyo, ang isang nag-struck sa akin, kapag hindi ko sinunod si Lord, kapag may iba pa rin pa akong mga nagpapaalipan pa ako sa ibang bagay, hinahamak ko siya. Sabi ko, ay Lord, Diyos ko po, ayoko pong maramdaman mo yun sa akin na hinahamak kita. Hindi po deserve ni Lord yun. Amen? Church, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang nauunawaan ay kukunin pa sa Kanya. Amen. Mga kapatid, I encourage you, makinig tayong mabuti sa Panginoon. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay narito at intensyon namin na makapakinig ng iyong tinig, Panginoon, ng iyong pangungusap, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, kami po ay talagang samahan ninyo, tulungan kami, Panginoon. Lord, talagang lumabas kami dito na nabago po talaga kami, Panginoon, dahil na-experience namin ang iyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, this morning, ang gagawin po natin ay mag-recall tayo, mag-recite at mag-pray. Okay, ito po ay isang prinsipyo na kailangan nating balikan uli yung mga natutunan natin. Amen ba? Ang gaganda ng mga mensahe na tinanggap natin sa Panginoon. Amen ba? Ang hina talaga. Every Sunday, mga kapatid ko, ako po na nabibless po ako eh. Sabi ko, Lord, talagang hindi kami lugi.
talagang ang gaganda ng mensahe na ipinapadala ng ating Diyos sa ating community. Amen po ba? Amen. Amen. Totoong-totoo po yan. Praise God. Kaya po sa umagang ito, may gagawin tayo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Anong gagawin natin? Magpapasalamat tayo sa ating Diyos. Amen. Because sabi ng Psalm 92, it is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning, your faithfulness in the evening. Okay, praise God. Salamat sa Diyos dahil natapos na po ang 21 days prayer and fasting. Amen. Praise God. Praise God. Alam nyo, talagang napakatindi at napaka-wonderful ang ginawa ng Diyos dito sa tatlong linggo na ito. Kaya karapat-dapat po talaga na bigyan natin ito ng pansin. Okay? Maghanda po kayo, kayo na nakaranas, kayo na may tinanggap sa Panginoong, ipatotoo yan. Kasi kailangan po natin ipahayag, sabihin talaga ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng Panginoon na buhay talaga ang Diyos sa, ng mga taga-JGIA. Okay, ang fasting po ay isang talaga for me and for many, ay isang napakagandang pagkakataon na ibinigay sa atin para i-refresh tayo ng Panginoon. I-refresh ang ating isip, i-refresh ang ating mga puso. Lalong-lalo na galing tayo sa year 2020 na talagang bigla naman talaga tayong nabulabog, di ba? So, at dahil tayo po ay pinag-fast ng Panginoon, amen, hindi po ako nagpa-fast sa inyo, ho. Hindi po ako ang nag-utos. Yan po ay instruction na narinig natin sa Panginoon, kaya sinasabi po namin sa inyo. Kasi po, hindi lang po tayo sa pakinig lang, kundi talagang sumusunod tayo sa instructions ng Panginoon. Okay. Sabi dito, especially kung ano yung ginawa, di ba, ni-refresh ng Lord ang ating mga puso at isip, lalo na kung ano pala ang naggagawa ng fasting na talagang pag narinig lang natin, ayaw na agad natin. Pero, mga kapatid ko, isa ito sa inaasahan ng Diyos sa atin na gagawin natin. Kasi ang sabi niya, when you fast, when you give, when you pray. Pag, hindi naman niya sinabing, if you fast, if you pray, kasi nasa atin po yung decision pag if. Pero when you pray, kapag nanalangin kayo, kapag kayo nag-ayuno, alam niyo po talagang may gagawin talaga ang Panginoon eh. Amen. This is three basic duties. Makikita natin sa Matthew 6, kung mapapansin po natin yan. Yung giving, yung praying, and fasting. Amen. Ang ganda-ganda naman ang patotoo ni Ate Chen. Chen, batang-bata pa, negosyante na. Wow, di ba? Sige nga, lahat tayo maging negosyante. Maging productive. Amen? Bakit hindi? Kaya tayong pagpalain at pagyamanin ng Panginoon. Hallelujah. So, fasting is truly, gusto ko lang pong i-recall sa inyo na ang pag-aayuno ay isang act, gawa ng pagpapahayag mo ng iyong pagpapakumbaba sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And giving honor to Him. When we fast, we give honor to Him. Bakit kasi? Kasi hindi muna tayo kakain. For Daniel's fast, hindi muna tayo kakain ng masarap. Okay? For the intention na talagang lalo pang makapag-pray, lalo pang masik ang mukha ng Panginoon, isn't that giving God the honor? Kasi alam ng Panginoon po, sobrang busy na natin. Kaya nalilimutan na natin po talaga yung mga basic, mga essential. This is essential, mga kapatid ko. Mamaya sasabihin ninyo, oo nga, no? Dahil ako, talagang namangha ako sa ginawa ng Diyos. Fasting is really saying, God first. God first. Yan po ang pag ginagawa natin yan, yan po yung ating statement.
God first, inuuna ko ang Panginoon. And what a very good way to start ang ng 2021 para maihanda natin ang ating mga sarili of what is to come. What is to come? Actually po, napakarami nating lesson na natutunan sa year 2020. Amen po ba? Maraming lessons, okay? Nagulantang kasi tayo sa mga sunod-sunod na mga suddenly. Biglang pumutok ang bulkang Taal. Diba? Tayo naman, praise God, hindi masyado. Lagi tayo nagtataka, bakit hindi tayo masyadong napeperwisyo? Tayo ang tumulong. Tayo ang nag-pray. No, natatandaan nyo ba yan? Mga bandang January yan. Aba, pagdating ng February, eto na ang pandemic na papakinggan na natin. At bandang March, hindi na tayo pwedeng magsama-sama ng ganito. Na-lockdown na tayo. Yung word na pandemic, COVID-19, dumami ang namatay, marami ang nagkasakit, marami ang na-depress. Ayan, nauso ang online service na hindi natin halos ini-imagine na mangyayari. Tama ba? Ang daming ng mga naging suddenly, hindi tayo ganong kahanda sa mga ganitong bagay. Amen ba? These shakings defined us. Itong mga pangyayaring ito ay naunawaan natin kung sino tayo, anong klaseng pananampalataya ang meron tayo. Amen? Ano nga bang, ano bang meron ako? Religion ba? O talagang pakikipagrelasyon, totoong relasyon kay Jesus. Na kahit nasa anong set up tayo, ang ganda ng ating inawit kanina, di ba? Grabe no, na mahal tayo ng Panginoon eh. Kahit ano pa, hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit ano pa, Jamie. Kahit ano pa, Kiel. Tama ba, Ezekiel? Hindi nagbago ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang tanong, tayo ba nagbago sa ating Panginoon, sa ating pagmamahal sa Kanya? Meron akong isang narinig na kapatid, sabi niya, hindi ko sukat akalain, maipagpalit ko ang Panginoon during the pandemic, kaya ko palang mag-backslide. Parang nakita niyang ganun. Amen? Mga kapatid ko, lagi ko itong sinasabi sa inyo, umpisa pa lang ng pandemic, dress rehearsal ang mga nangyayari ngayon. Practice. Practice sa mga darating pa. Okay? Kung nabasa niyo na po ang tungkol sa Antichrist. Okay? Andyan na siya. At talagang, paano kaya tayo makikiharap sa ganyang klase ng mga sitwasyon na ang Antichrist na po talaga ang nangunguna, nagahari, nagko-control sa buong mundo? We are being practiced today. Amen? Hallelujah. Padating na po talaga ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Talaga po, praise God. Tingnan ko nga itong next slide ko. Ayan, si Daniel ay, nung last Sunday, napag-usapan natin ang tungkol kay David. He is a man after God's own heart. Amen? Sabihin ko din na si Daniel is a man after God's own heart. Amen! Praise God! At sino na po dito sa mga taga-JGIA ang a man or a woman after God's own heart? Taas ang kamay! Taas ang kamay. Ayan. Nahiya pa kayo? E napakaganda niya. Grabe, di ba? Ako yan. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Actually, ang Diyos ang nag-brand niyan kay David. Gagawin pala ni David ang lahat ng gusto ko. Amen. Kung ikaw ay isang babae o lalaki, naggagawin mo ang lahat ng gusto ng Panginoon, you are man or woman after God's own heart. Amen? Bakit? Ang ipapagwaba sa atin ng Lord ay sa ikapapahamak natin? Hindi! Lalo tayong mapapabuti. Si Daniel, he's a young man. Nung sila po ay dinala sa
sa Babylonia, mga 17 years old pa lang sila dyan. Mga batang bata, a young man who loves the Lord and is after the will of God in his life. Ini-imagine ko si Daniel, teenager, paano siya naging ganon? Sa tahanan, siya po ay na-train. Amen? Wala naman pang ganitong church noon. But Daniel loves the Lord. Praise God. Salamat sa Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. At ngayon, dahil sa pagmamahal na yan, mahal na rin natin siya. Hallelujah. For Daniel, alam na natin po ang kanyang istorya. Si Daniel po, his physical diet and spiritual diet ay importanteng bahagi ng kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos niya. Galing ano? Physical diet, yung kinakain niya. Mahalagang bahagi yan ng kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang Diyos. Amen. He ate and so he ate carefully and he lived prayerfully. Amen. Kaya dyan po nang galing yung Daniel's fast. Dahil siya po ay inaalok ng pagkain ng hari na alam niyang hindi po talaga katanggap-tanggap yon o hindi makakabuti sa kanyang katawan. Okay? He resisted changing the good habits he had formed. Meron na siyang kinaugaliang kinakain. Meron na po siyang kinaugaliang ginagawa. Amen? He resisted. Ayaw niyang palitan yon. Yung mga godly habits. Amen. Applying God's will to his own life. Mahalaga po talaga na napaka-conscious natin na yung kalooban ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Sabi sa isang preaching ni Pastor Ruel uli, ang pinaka-greatest sin ng tao ay ano? Self-will. Okay, pag punong-puno tayo ng self-will, medyo delikado. Kaya nga po, kaya tayo na born again para mapalitan niya ng God's will. Amen. Hallelujah. Si Daniel, he tactfully chose a simpler menu and proved it was a healthy choice. Mga kapatid ko, meron ako, magsimula na ako magpatotoo, pero mamaya magpapatotoo. Alam niyo po, kami po sa bahay, kaming tatlo, ay nag-Daniel's fast for 21 days. Only vegetables and fruits, no? Praise God. Ang isang napansin ko po, naalala niyo po yung mga 4 years ago, 5 years ago, nagpa-check up po ako dyan sa Manila doctors. Meron po akong inaanong-ano problema. Sabi sa akin, ay cancer yan. Ha? Cancer agad ang sabi sa akin? Talaga gusto ko mahimatay. Wala akong kasama noon. So, ang tagal na noon at hanggang ngayon, parang nakikita ko pa rin yung ganong, ano, sabi ko, Lord, basta bahala ka na nga. Alam nyo, itong fasting na to, nawala na po yung mga pinapangambahan ko ngayon. Ba, nagulat ako! Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam nyo yun, yung araw-araw na nakikita kong andon yun, sabi ko, Lord, itong mga huling week na to, ba, nakita ko, wala na siya. Nag-heal ang fasting. Nag-heal ang fasting. Mga kapatid ko, kaya kami po, nagde-desire po kami ni Ate Ruth. Napansin niyo ba, medyo sexy na siya? Ay, nagde-desire po kami, ituloy talaga yung ganoong diet namin. Amen. Hallelujah. Praise God. So, habang nilimitahan ni Daniel ang kanyang pagkain, nag-indulge naman siya sa prayer. Dinamiha naman niya. Nagsawa naman siya. Talagang nagpiesta siya sa pananalangin. Hallelujah. Yun po yung principle ng fasting. Meron kang iginigive up para talagang lalo kang makapag-pray. Hallelujah. Praise God. And his conviction, anong mga naging resulta yan sa buhay ni Daniel? Aba, kapag may mga temptation, hindi siya nahuhulog. His convictions made him a step ahead of the temptation and gave him wisdom. Sabihin niyo, wisdom. Sabihin niyo, stability.
in his changing circumstances. Si Daniel, hindi naman siya perfect, pero talagang yung mga kinaugalian niya talaga, pananalangin, pagpa-fast, ang pagsunod ng godly attitude. Alam niyo, yun po ang nagpatibay sa kanya dahil nagbabago din ang mga sitwasyon niya. Actually, 4 na hari po ang pinaglingkuran niya. Iba-ibang klaseng, ano yun, administrasyon. Pero ang nga pala si Daniel ay isang government official. Hindi po siya pastor, hindi po siya alam niyo yun, siya ay nasa government. Pero talagang namuhay siya talagang napakalapit sa Panginoon. Ano ang nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng wisdom, nagkaroon siya ng stability. Nang kailangan nating lahat sa buhay na ito. Amen, mga kapatid ko. Praise God. So he served the 4 kings, putting into practice his conviction. Hindi po siya nag-compromise. Okay. At ang isang pagkakataon sa kanyang buhay, na-discuss namin ito nung last Thursday ng mga elders, nakita lang po namin, itong naging resulta kay Daniel ng kanyang pag-fasted life. Ano yan? Siya ay naging pangunahin. Dahil sa pambihiran niyang karunungan, meron siyang excellent spirit. Hallelujah! Sino dito ang gusto ng excellent spirit? Tayong lahat! At available yan dahil nasa atin ang banal na espiritu. Kaya dapat, mahalaga na makita natin na nag-e-excel tayong lahat. Amen. Si Daniel, naging pangunahin siya dahil sa pambihiran niyang karunungan at ginawa siyang tagapamahala sa buong kaharian. Wow! Yan ang mangyayari sa atin, promotion. Okay? At dahil dyan, may mga naiinggit sa kanya, gusto siyang pagbintangan. Pero wala silang makitang dahilan sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin at maaasahan. Woo! Gusto ba natin ganon din tayo? Yung laging tapat sa Diyos, laging tapat sa mga ipinapagawa sa Kanya, laging tapat sa Kanyang tungkulin at maaasahan. Yan po ang isang tagasunod ni Kristo. Amen? Hallelujah! Kaya, alam niyong pinagbintangan siya doon sa bagay na may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Kaya, eto na ang naging problema ni Daniel. Wala naman siyang ginagawang masama, pero ginagawaan siya ng masama. Okay? So, wait. Ayan. Nagawa sila ng batas na sa loob ng isang buwan, walang magpipray sa kahit na kaninong Diyos, kundi doon lang sa hari. At nilagdaan naman ng hari yan. Dahil alam na alam nila, si Daniel, talagang habit na niyang mag-pray 3 times a day. Amen? Hindi naman yan tinatago ni Daniel. Okay. So, nung nalaman ni Daniel niya na nalagdaan na ang ganong kautusan, anong ginawa niya? Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Gaya ng kanyang kinaugalian, hindi siya na-rattle, hindi siya nag-struggle. Dati pa rin yung ginagawa niya, consistent lang siya. Hindi na bago ang kanyang ginagawa. Hallelujah. Praise God. Praise God. Church tayo. Pinagbawalan tayong pumunta sa church nung nag-lockdown. Sa church building. Nang ganito, for almost 9 months, pinagbawalan tayo, pinatigil tayo. Ang tanong, nabago ba o hindi ang pagmamahal natin sa Diyos? Ang pagsamba natin sa ating buhay na Diyos. Alam mo yan at alam yan ng Diyos. Pero kaya nating maging katulad ni Daniel. Amen? Na maging consistent. Ito po yung i-goal natin. Salamat sa Diyos, kaya pa nating mag-meet ngayon. Maaari na hindi na uli mangyari ito.
Lagi nating sinasabi, malay nyo, last Sunday na natin to ngayon. Di natin alam. Pero habang nandito tayo, gusto natin palakasin ang bawat isa kung anong dapat natin gagawin kapag nawala na naman ang ating church meetings. Dahil natikman na natin eh. Nanghina tayo. Nanlamig tayo. Diba? Wala na tayong gana. Yung ganitong pagsamba, nabigay, sumasayaw pa. Kaya mo bang gawin uli yan kahit nasa bahay ka na lang uli? Dahil karapat dapat ang ating Diyos. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito yung narinig ko kahapon dun sa meeting namin sa leaders, sa worldwide leaders meeting, sa JGIA. Palakasin natin ang simbahay. Ngayon pa lang. Palakasin natin ang small group. Mga kapatid ko, dahil maaaring hindi magtagal ang ganitong klaseng malaking pagtitipon. Palakasin natin ang ating simbahay. Doon mag-worship tayo doon. We really need to fight the good fight of faith. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay rehearsal of what is to come. And we really need to prepare. Sabi niyo, prepare. Huwag niyo pong iaalis, no, na minsan parang okay na eh. Minsan ganoon tayo, no, parang, di ba mga tao, parang wala namang COVID. Ano lang mga tao, ada, dyan sa mall, dyan sa palengke, parang walang COVID. Parang, church, hindi po tayo ganoon, ha? Hindi po tayo ganoon. Pinaghahanda tayo ng Panginoon for what is to come. God wants us empowered. Sabi niyo, empowered. Isa pa po, empowered. Empowered. Yung talagang may power, empowered. Empowered. Yan. We need to be, God wants us empowered. Pinag-fast tayo ng Lord at sa lahat ng nakinig at sumunod, hindi pwedeng walang karanasan. At ito ay tiyak na isang mabuting karanasan. Okay. Nung the very first time that I announced the fasting, January 9, I sinabi ko itong mga tanong na to, bakit tayo magpa-fast? Kung kailangan mo ng healing at milagro, mag-fast ka. Okay? Kung nangangailangan ka ng hipo ng Panginoon, dahil nadadry ka, mag-fast ka. Alam mo yun, yung nang-ano ka sa Panginoon, you're dry, yung hindi ka na mainit sa Panginoon. Kung meron kang panaginip or dream na alam mong ang Panginoon lang ang makakagawa niyan, aba, mag-fast ka. Amen? Kung meron kang need ng fresh encounter sa Panginoon dahil hindi mo na na-encounter si Lord, ba't ganon? Hindi ko na nararanasan si Lord, mag-fast ka kaya. And if you desire a deeper and more intimate and powerful relationship with God, fast. Ano pa? Mamaya may mga patotoo dito. Kung ready ka na maging sensitive talaga sa desires ng Panginoon sa iyo, mag-fast ka. Sensitivity. Alam mo yung strong conviction of sin? Do you need a break away from bandages that have been holding you hostage? May nangho-hostage sa iyong masamang espiritu? No, magagalitin ka pa rin? Ay, masyado ka pa rin naaano sa sexual, mga gano'n, sexual lust? Okay? Ano ka pa rin? Alam mo yun, palaaway ka? Ay, espiritu yan. Let's fast. And meron ka bang kaibigan o loved ones na gusto mong maligtas? Alam nyo, ang isang ginawa ko din during this lagi po akong nasa court of heaven. Meron po akong pinepetition sa Supreme Judge. Araw-araw, ginagaya ko yung balo doon sa Biblia na araw-araw pumupunta dahil talagang gustong-gusto niya makakuha ng justice. Amen. At alam ko po, ibinigay na yon sa akin ng Panginoon. Hallelujah. And even if you desire to know God's will for your life, mahalaga pong mag-fast. Amen. Okay. At this time,
we will give God the glory. Okay? Magtatawag po ako mga testimonies. Amen? Ang isa, ako testimony ko, nasabi ko na yung isa, tatlo po yung testimony ko eh. Yun nga po, yung pangalawa, yung pumupunta po ako sa Court of Heaven. And pangatlo po, meron po akong isang mahal sa buhay na ipinapanalangin. Alam niyo po, nakakatanggap siya ng himala. Amen. So amazed po ako. Talagang grabe ang Diyos tumutugon sa panalangin. Pinapakinggan niya ang bawat deklarasyon natin na according sa kanyang mga salita. Hallelujah! Grabe po, at hanggang sa talagang todo na, hindi kami titigil hanggang makita natin. Miracle po talaga yon. Miracle talaga po yon. Amen. Praise God. Sabi po ng ilang elders, anong ginawa sa kanila? Ibinalik tayo ng Lord sa totoong buhay Kristiyano. Ano yon? Yung na-detox, naging malinis, naging na-enlighten, lumiwanag. Pag nagbabasa, enjoy na enjoy ka. Sino nakaranas noon? Hallelujah! Praise God! Naging matalas ka. Nagkaroon ng strong conviction sa sin. Nagkaroon ng quality time sa prayer. Yun po talaga ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Excited lagi. Nakapag-evaluate ng buhay. Nakapag-suri-suri during the fasting, yun ang nangyari, nasuri mo nasuri niya ang kanyang buhay. Yung sabi ng isang kapatid natin, parang nag-change oil kung yan ay sa sasakyan. Yun ang ginawa ng Panginoon. Amen. Sige po, kayo naman. Ayun nga po, isa pa palang nagkaroon po ako personally ng renewal of mind sa pagkain. No? Pwedeng-pwede palang kumain lang talaga ng simple, masarap na. Walang baboy, walang manok, walang isda. Pwede pala, hindi ko yan hindi ko yan naranasan in my 60 years. Ngayon ko lang naranasan, mga kapatid. Amen. Yung simple menu na talagang nagpapalakas sa amin ngayon. Sabi ko kasi pag ako naliligo, nababalitaan, yung si nagka-cancer, may breast cancer. Sabi ko, naku Lord, ayoko po sana magkaroon noon. Diba? Sinong gusto magkaroon ng cancer? Wala. Alam mo, sabi sa akin ng Lord, ayaw mo nga. Ano naman yung kinakain mo? Mga kapatid, oo nga, no? Praise God. Like Daniel, let's maging maingat po tayo sa ating mga kinakain. Yan po yung exhortation sa atin ng Friday, ano? Ni Pastor Anthony. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So church, in conclusion, God first. Amen? Kapag nagtawag ulit tayo, sali kayo. Pero kung nalilit po kayo, when you fast, sige po, mag-fast po tayo. Hindi po tayo malulugi. Okay, God first. This should rule every decision in our life. God first. Magdi-decision ka? Unahin mo si Lord. Lagi mo i-consider si Lord. Amen ba? Sinabi sa Matthew 6:33, alam natin yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong sinasabi dyan sa atin ng Panginoong Jesus? Let us hear His plan, let us receive His direction, and so, let's receive His blessing. Amen. If we want success in our lives, sino dito ang gusto magtagumpay sa kanyang buhay, sa kanyang marriage, sa kanyang pag-aasawa, sa kanyang relasyon, sa kanyang trabaho, sa kanyang pagpapatotoo? Let's put God first. Putting God first is the key. Diba? Doon sa mga nagtitinda, DM is the key. Tayo sa ating pag-success, putting God first is the key. Okay, si Daniel po, anong pinakadulo ng chapter 6? Naging maunlad ang buhay ni Daniel.
No, naging maunlad ang buhay ni Daniel sa panahon ng paghahari ni Darius at Cyrus. Mga kapatid ko, yun ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang umunlad tayo, spirit, soul, and body. Amen. Alam niyo po, nabago ang batas doon kay Daniel. Dati walang mananalangin kahit na sinong Diyos. Alam niyo, nang after ng patotoo ni Daniel na yon, eto na po ang bagong law. Lahat dapat sumamba sa Diyos ni Daniel. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. And so, lastly, dito ba siya? God hear the cry of the oppressed and the unsaved. Naririnig ng Panginoon ang lahat ng pag-iyak ng mga inaalipin at mga hindi ligtas. When God is our first priority, He can use us to help others. Amen. Ililigtas natin sila kapag una sa atin ang Panginoon. Amen. Amen. Andiyan ang simbahay, andiyan ang small group, andiyan ang mga disciplines. Bakit? Kailangan po nating palakasin yan. Amen? Basahin po natin ito. 1, 2, ready, go. The reason why many fail in battle is because they wait until the hour of battle. The reason why others succeed is because they have gained their victory on their knees long before the battle came. Anticipate your battles, fight them on your knees before temptation comes, and you will always have victory. Amen! Praise God! Praise the Lord! God first. Tumayo po tayo lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, O God! Yes, Lord! Hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay uuwi ngayon, Panginoon. Lord, na pinagpala ng mga maraming patotoo, Panginoon. Uuwi po kami, Panginoon, o Diyos, na ang sinasabi ng aming puso, ang sinasabi ng aming isip, God first. God first. Hallelujah, O God. Lord, marami pong salamat sa ginawa ninyo sa 21 days fast. Prayer and fasting, O God. Tumanggap kami ng lakas. In-empower niyo po kami. Tumanggap kami ng mga himala, Panginoon. Tumanggap kami ng biyaya at pabor sa inyo, Panginoon. Lord, ni-refresh niyo po kami, Panginoon. Ni-revive niyo po kami, Panginoon. Napakabuti talaga ng inyong kalooban, O Diyos, sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. And Lord, even as we will have our communion, O God. Hallelujah. Panginoon, talagang hayaan niyo, Panginoon, Lord, na magsilbing ano po ito talaga sa amin. Bakit namin ginagawa ito kada Sunday? Because you have told us, do it as often as we can, O God. Hallelujah. Lord, ang dalangin namin ngayon, liwanagan niyo ang aming mga isip upang malaman namin kung ano ang aming inaasahan sa inyong pagkatawag sa amin, Panginoon. Meron kaming inaasahan sa inyo, Lord, eh. At kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan nyo para sa amin. At kung ano ang di masukat na kapangyarihan na kaloob mo sa amin sa mananalig sa inyo. Amen. Hallelujah, O God. Lord, today we thank you for dying on the cross for me. Amen. Lord, sabi ng Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Basahin po natin to. 1:2, ready, go. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan.
sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Mga kapatid ko, nasabi diyan, we need the Lord's Supper as a reminder of what the Lord Jesus endured for us when He died to pay for our sins. Once, we were once enemies, we are now friends with God. We now have joy, peace, hope, new life, power, victory. We now have life eternal, healing, cleansing, liberty, help, comfort, provision. Not just forgiven, but we have a new identity. We are now children of God and co-heirs with Jesus. May our hearts be filled with gratitude and sincere appreciation. Let's declare this. One, two, ready, go. Jesus is the Lord of my life. Sickness and disease have no power over me. I am forgiven and free from sin and guilt. I am dead to sin and alive unto righteousness. I am free from unforgiveness and strife. I forgive others as Christ has forgiven me. For the love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit. Jesus bore my sins in His body on the tree. Therefore, I am dead to sin and am alive unto God. And by His stripes, I am healed and made whole. Father, because of Your word, I am an overcomer. I overcome the world, the flesh, and the devil by the blood of the Lamb and by the word of testimony. Panginoon, yung ibibigay po sa aming elements na bread and juice, O God. Sige po, ushers, ibigay na po natin. Ito po ay simbolo, Panginoon. Ito po ang nag-remind sa amin ng katotohanan ng idineclare namin ngayon, Panginoon. Hallelujah, O God. Yes, Lord. As we wait for our elements, let's just begin to thank the Lord. Thank the Lord. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O Diyos. I am an overcomer. I am healed, Lord. I have peace, O God. I am Your child. I am love, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. I can forgive, Lord. I am forgiven, O God. Panginoon, O Diyos. Lord, makita po namin talaga kung ano talaga ang totoo naming kalagayan, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Because of the blood of Jesus. Because sa katawan ni Jesus na nabayubay, Panginoon. Hayaan mong ito ang patuloy na mag-empower sa amin, Panginoon. O God, sa aming pamumuhay sa bawat araw, Panginoon. Salamat sa protection. We are entitled to protection. We are entitled, Panginoon, sa inyong provision, O God. Hallelujah, O Lord Jesus. Lord, salamat po. Kami na tumanggap sa iyo. Kami, Panginoon, na nagsuko ng aming buhay sa iyo, Panginoon, O God. Hindi po kami mabibigo, Panginoon. Hallelujah, O God. Lord, katulad ni Daniel, O God, patuloy pong mararanasan namin ang pag-unlad, Panginoon. Hallelujah, O Lord Jesus. Yes, O God. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah. Sige po. Taas natin ang tinapay na ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon, Lord. Salamat po talaga sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa simbolo, Panginoon, ng iyong katapatan sa amin. Kainin na po natin ang tinapay na ito.
at maging sa dugo, Panginoon. We apply the blood of Jesus, O God, over our lives, over our families, O God. Hallelujah, O God. And even so, yung mga virus, Panginoon, Lord, hindi po ito makakadapo sa amin, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Inumin na po natin. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Sambahin po kayo. Luwalhatiin po kayo, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, O God. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa lahat ng ito, O God. Salamat, Holy Spirit. Tutulungan mo po kami, Panginoon. Lord, na gawing God first. Hallelujah. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. Amen. Sige po, dyan na lang po sa baba, yung mga, sa baba na lang po yung mga baso ninyo. Later na lang po yung kokolektahin. Naarap po sa ating lahat at para sa ating giving, yan. Share ko lang po, no? Noong pong nag-lockdown, is talagang na-test po yung faith ko sa pagbibigay. Dahil kasabay po ng kawalan ng trabaho ng iba, is natigil din po ako na hinto po kami sa pagtatrabaho. So, ilang buwan din po yun na wala pong trabaho, wala pong sweldo. So, diba, parang tayo, kung wala tayong nakukuha, wala din tayong may bibigay. Talagang parang, Lord, wala na talaga, ganoon. So, na-resume po yung aming trabaho nitong May or June po, na-resume po yung trabaho. And then, sa amin po kasi, kung ano po yung tinrabaho mo ng quincenas is, ang makukuha mo is yung previous month. So, syempre po, dahil wala ka pa yung tinatrabaho, so parang, wala ka pang susweldohin talaga sa quincenas na darating. So, ayun po, hanggang sa dumating po yung sweldo, na-test po yung faith ko sa pagbibigay, hanggang sa na-quarantine po ako dahil meron po mga ka-service ko na yung kasama nila, nag-positive, ganyan. So, ilang beses po ako na-quarantine, pero praise God, hindi naman po ako nag-positive sa COVID. Wala po talaga akong may bigay. Meron pong kaunti, pero dun sa kaunting yun, hindi ko po nahakbangan yung faith ko sa pagbibigay. So, neto pong naging regular na yung trabaho. Nakita ko po yung kapag po pala hindi ang Diyos ang inuna nyo, di ba po, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. So, ayun po, yung blessing na after dun sa pagbibigay nyo, dun sa pagiging faithful nyo, wala eh. Ikaw yung maghahabol dun sa blessing na yun. Pero once na ikaw yung nag-seek dun sa righteousness, dun sa kingdom ng Lord, ikaw yung isisik ng blessing. So, ayun po, after po noon, nag-sorry po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi, magiging faithful na ako this time and sa mga susunod pa. Dahil naramdaman ko kung ano yung bigat kapag hindi mo inuna ang Panginoon eh. Mapa-tights man yan, mapa sa devotion man yan, o sa lahat, talagang iba kapag inuuna mo ang Panginoon, kapatid. Kaya, yun, after nun, talagang sunod-sunod yung mga blessing, sunod-sunod yung pagpapalo. Mahirap pala talaga yun, pero yung pagpapala ay talagang iba. So, sige po, mananalangin na po tayo. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po Lord God sa araw na ito na talagang pinaalalahanan mo kami tungkol sa pagbibigay. The more we seek you, Panginoon, the more we seek your righteousness, Panginoon, eh kami yung isisik ng blessing. Kami, Lord, yung hahabulin ng pagpapala, Panginoon. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo na may katapatan, Panginoon, ng may
maligayang puso, Panginoon. Dahil sa totoo lang, hindi po kami lugi sa iyo. Kami po ay tupong lugaw, Panginoon. Lord, continue, Lord, to touch our hearts, Panginoon, every time we do things, Panginoon, ikaw po yung aming uunahin, O Diyos. Mapatights man yan, mapasaan man yan, Panginoon. Lord, maging sa mga iba na hindi pa kayang lakaran ng pagbibigay, Lord, i-challenge mo po sila, Panginoon, Lord God. Dahil nandito po ang susi ng pagpapala, Panginoon, sa aming pagbibigay, sa aming pagtatapat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, at siksikliglig ito maapaw ang darating sa mga taong inuuna ka, Panginoon. Salamat, Lord. Continue to bless us. Cover us with your precious blood, O God. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness, O God. In Jesus' name, amen. Sige po, minsan pa isang malakas na pagpupuri, pagpalakpak sa ating Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na tapat, sa Diyos na lubos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Tumayo po tayong lahat na may kagalakan at pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, O God! Salamat po, Panginoon, Ama, sa lahat ng narinig namin mula sa inyo, ang mga magaganda at mga pag-assure, Panginoon, na yung masaganang pag-ibig sa amin, Panginoon, O Diyos. Nag-uumapaw ang aming mga puso sa kagalakan dahil ritig na rig namin, alam na alam namin, bukas ang aming puso, Panginoon, O Diyos, kung gaano kalaki, Panginoon, O Diyos, yung pag-ibig mo, maging, Panginoon, sa maraming karanasan na naranasan po talaga, Panginoon, ng maraming naming kapatid, kahit kami mismo, Panginoon, O Diyos, damandama namin, Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon, O Diyos, yung katapatan, yung pag-ibig niyo, Panginoon, O Diyos. At sa aming paglabas, Panginoon, sa bulwagan na ito, Panginoon, O God, Lord, ang patuloy na pag-iingat niyo, Panginoon, ang masaganang pag-ibig, Panginoon, ng Ama, O Diyos, sumaaming lahat, Panginoon, ang masaganang biyaya ni Jesus, Panginoon, O God, at maging, Panginoon, pag-ibig-isa ng banal na Espiritu, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O Diyos. Ikaw ang magiging una sa aming buhay, O Diyos. Maging sa buong linggong ito, Panginoon, idinadeklara namin yan, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin. Una ka, Panginoon, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin, pasasalamat. Amen, amen, amen. God bless you.